Ayan. Settle na kami. Dito kami matutulog for 1 hour. Tapos, ang maganda dun guys, meron din silang mga plug, socket. Socket nga ba? Yeah. Meron silang saksakan, in short, para mag-charge kayo. Para hindi sayang yung charge ng power banks ninyo. Gising na kami. Ang sarap ng tulog namin, guys. At ang sarap sa bus. Sobrang warm. In few minutes, sasabak na lawan tayo sa lamig. Si Velo, ang lakas ng hilig ka din, sabi niya. Okay, we get off the bus and may bumaba na hindi niya alam na kunti ka nang maging isang kamay na lang ang gloves niya. Hulaan natin kung sino siya. Kasi may isa kong gloves. Hindi ko alam. Isa lang lang din. Oh no! Sa ilalim na talaga, hindi mo sinabi. Ang alin? Isa lang nandun. Ang happy nulot ko. Nag-goodbye ako. Mali pala siya. Talagang wala yung gloves niya. Oh. Sorry, honey. At sa totoo lang, hindi niya pala talaga alam na wala na yung gloves niya. At isa na lang po talaga. Oh my gosh. Sana hindi na nakuha yung isa para hindi na masakit sa loob. Ngayon, nandiyan pa yung alaala. Mahal pa naman nun. 1,000 pa naman yun. Pinarang kasi ako sa sana ako nakita nyo, Han, nandito isa mong gloves. Di sana. Kasi ikaw content ko na kanyari good deed ako. Isang kamay na lang pala. Kung kayo lang bumaba ng ano, ng bus, saka sinabi, Han, isang kamay mo. Siyempre yung isa nandun. Magkatabi pala lagi yung gloves niya. Yung sa akin kasi kaliwat kala ng bulsa ko. Are you my... Let's buy gloves. Koyo ko na. Pangkakain ko na lang yun ng Starbucks. Sige, bye. Maghihingi muna kami ng alaala ng gloves niya. Mag... Ano ba yun? Reminis. Mag-reminis muna kami ng gloves niya. Okay, bye-bye. Tuwa siya. Happy pa siya mag-vlog eh. Sabi pa niya, okay guys, yung isa dito, may isa pang gloves. Eh, magkasama yung lagi. So, asan yung isa? Wala na yun. Kung kailan bumaba ng bus, guys. Doon ni-reveal. Doon ni-reveal. Nandun yung isa sa kanya. So, yung isa habuling ko, ganun. Hindi ko rin maintindihan dito. Hirap maging vlogger. Parang lagi nang paprank eh. Sakit na siya ako. Ano na ngayong kamay ko, dinanigas na oh, lamig oh. Hindi ko mailabas sa jacket. Ay, Diyos ko. Sakit ng tiyan ko. At may isa po tayong prank for this Japan trip. Sabi ko pa sa kanya, Han, pa-check kasi kailangan ng pumuesto pa baba. Oh. Tahimik siya all this time eh. May nagkamali pa sa harap namin, mga 2 minutes nandun sa harap, hindi pa kami makababa. Pagtingin ko pagbaba niya, okay. Yung isang gloves. Ay, inayasa yung isa. Eto ang isa. Ay, nanak yung isa, wala. Siyempre magkasama yung nalaglag. Diyos ko. Para sa mga nalaglags, comment down below kung umabot kayo dito sa... Ay, may picture ako nun. Alamat ng gloves. Buti nakapaglaro na siya sa snow ng may gloves. So, ayun, ang gloves niya po ay isang piraso na lang. Mahal ng gloves na yun, ha?
300 per day yung gamit. Oo, yun ang pinakamahal na gloves. Ay, yun ang pinakamahal sa shopping namin. O siya, tapos na akong tumawa. Bye-bye! Okay, may isa tayong gloves. Nasaan yung isa? Guys, timing dito, guys. So, time ang prank. Okay. Okay, maingay. Ay, abangan guys kung ano pang mga isa-prank natin sa ibabang vlogs. Bye-bye, laters! Okay, change of plans guys. Dapat papunta kami ng Fushimi Inari dito sa Sapporo para ipagdasal ang mga alaala ng gloves na naiwan. Pero ang layo pa pala, eh magsa-sunset na. It's only... What time is it? Wait. It's only 2:45. Pero ayan na, pababa na ang araw. Kasi around 4:30 sunset na dito. We're heading towards Nijo Market now to see... Yun, alam nyo naman, ako'y addict sa mga market pagdating sa ibang bansa. So, check natin kung anong food ang meron sila doon. Walk lang kami for 19 minutes, sabi. Pero malapit lang yun, chichikahan muna kami while walking. Guys, tignan niya. Lali, hindi ako makalabas! Guys, while walking, nadaanan namin yung Sapporo Clock Tower. Ayan, isa rin sa kanilang tourist spot. So, dyan muna tayo para tapos na tayo dyan sa agenda na yan for the day. Ayan na. Testing! Sakto tayong dumating ng 3 o'clock. Ayan. Appreciate muna natin ang beauty ng Sapporo Clock Tower. So here's a quick visitor guide to Sapporo Clock Tower. Hours is from 8:45 a.m. to 5:10 p.m. Tapos for individual, 200 yen. If more than 20 kayo, naka-group tour, 180 yen. Tapos ayun, sakto ngayon tayo nandito kasi close sila on January 1 to 3, pasok tayo. And then there, may spot doon to have a good photo of the clock tower. So punta tayo doon to take a photo also. So there guys, dito lang tayo sa facade. Ayan. Ayan. Di na tayo papasok guys para maka-check pa tayo ng iba pang tourist spots nila dito. Ayan, you can have your photo taken naman dyan din. May photo kami, check on Instagram at Yapot Joyce Ann para makita nyo yung magandang photo spot. Ayan guys, so mga artifacts about the clock tower. Punta tayo sa exciting part. Ang toilet. Exciting part. Pati papunta ang toilet. Aesthetic. Ayan. Ito yung sa side ng... Ito yung side ng clock tower. Ayan sila. Hindi tayo papasok guys ha. Okay na tayo dito. Tapos guys, on the side of the clock tower is meron ding
Hokkaido Original Gifts and Cafe. So yan, if nagmamadali kayo or it's time to buy your souvenirs, saan yon. And then guys, few meters away, you'll see agad sa Sapporo TV Tower naman. This is also one of their attractions here. Tawid tayo, lapitan natin. So yon, ito. Ayan yung clock tower. Tapos, tawid lang, ito na yung TV tower nila. Galing, diba? So, kung it's time for you to do your attractions day, ito yun. Taas, diba? Meron din yung observatory for you to see the skyscraper of Sapporo. Galing, oh. Here yung mga direction. Ito yung mga usual spots na pinupuntahan in Sapporo. Tapos ito, itong Tanukikoji Shopping Arcade. Yan yung pinuntahan natin kagabi where we ate yung masarap na sushi. Here guys, malapit na tayo. Tawid pa tayong isa. Yan. Abot pa ba ako tumawid? Abot pa. Go, let's go bago tayo masagasaan. Yan. Okay. Si Jello di umabot. Yan. Opa. Opa Gangnam Style. Ching, 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 ching. Nawala. Ayan, sila lang ang nag-iingay dito. At ako. Guys, winter is coming na talaga. If you know, you know. Guys, sabi ko, Jello, gawa mo ko snowman. Sabi niya, paano kita gagawin? Eh, isa lang yung kamay niya, may gloves ako. Oh, kahit isa lang kamay ko, kahit isa lang yung pinanggawa ko eh. Imagine mo na lang siya dito may mata. Yan, susukin natin yung mata. Ilong. Medyo napangulang siya kasi siya isang Pinoy. Guys. Ang ganda. If you're wondering guys, itong sa 4 o'clock TV tower nila, ayan marami rin yung mga nagpipicture doon na tourist. This is similar lang to ABS-CBN tower natin. Wala lang tayo observatory doon. Pero parang ganun siguro. Yun lang itsura niya. Mataas din. Yun o. Yan guys, ang dulas na ng part na ganyan. Uy! Okay. So here, if you wanna go up the observatory, you have to go to the entrance at third floor. Check natin kung magkano. Ayun, dahil hindi kami aakyat guys, ilalagay ko na lang dito. Ay, si Jello to. Ilalagay ko na lang dito kung magkano yung entrance paakyat sa observatory. Dito kami sa ilalim. Yan! Tapos, ito yung view. Halagay din guys ko ilang steps from second floor to third floor. Welcome to Sapporo TV Tower. Tingnan lang natin. Yun, 120 meters from sea level siya. Yan ang makikita nyo. Cute guys, so may mascot yung TV tower nila. Cutie! Sabi guys, are you happy with your stair choice? It's as high as the 6th floor of a standard building. So, baba na kaya ako. Sorry. Ayan. Last. Kinakausap tayo ng mascot. You did a great job daw. Ayan. Oh, ito pala daw yung difference. Oh. This one is the Tokyo Tower. Hindi pa yung napuntahan. Ayan. So, ayan guys. Ito yung mga ibang tower. Ito natin. Anong equivalent na tower niyan? Ayan ay... yun. Katapor Tower. Tapos,
Ayan. Okay na yan. Kayo lang tumingin sa English translation. Kung sino-sino. Ito yung sa Osaka. Ayan. Here naman are the admission fees. So, yan. Dito lang tayo sa third floor na view. Ito yung north side of Sapporo. And ito yung other sides pa ng Sapporo. Ganda, diba? Oh. Imagine nyo na lang, nasa tuktok tayo, pero ganyan din ang makikita nyo. So guys, yun ang ating tipid hacks. If tulad namin kayo na namamasyal-masyal lang walking around Sapporo, but if you're really a fan to see the observatory and see a good view, it's worth it naman din to go up. For just 1,000 yen, you can see the view of the whole Sapporo. Ayan, whole of Hokkaido rin yata yun. So ayan, tipid travels for us. Off to the next. Yehey, may elevator na. Alright, let's go. Yehey, so we're out. So, pwede ka palang mag-elevator, guys, from the very beginning. Pero chinus natin pahirapan ng mga sarili natin. Or at least, na-experience natin. Free pa ang view. Ayan. Ito ang view naman paglabas. Very Christmassy. White Christmas talaga. Lalaro lang sila ng snow. May gumagawa ng snowman. Ganon. Family photos. Now guys, padating naman tayo ng Odori Park. Bilisan lang natin kasi nagbiblink na yung for pedestrians. So, eto. Greetings of Merry Christmas from Sapporo! Enter yung, tayo. Yung ba yung kanina? Para, I'm not sure. Let's check. Ito yata yung Odori Park. Na natin kung ano meron dito. Tama ba? Ayan guys, ito yung nakita natin this morning na parang may construction na nangyayari. I'm not sure when's gonna open. Nag-a-ask si Jello now. Christmas Day. Thank you. Oh, yun, nahuli tayo. Di natin alam na may Christmas festival pala kagabi. Yeah, kasi natulog ako kagabi, guys. Tulog siya, tapos pumunta akong Mount Moywa na napakaganda. Nakita niyo naman sa review natin. Comment ang masasabi niyo sa Mount Moywa experience ko. Ah, yeah, see? It's removal day. Yeah, it's removal day. Okay. Nakalagay dito, Christmas card collection 2022. Oh, makainan. Funky Santa House. Sayang naman. Dito pala best mag-Christmas kagabi. Hindi namin alam. Ayan. So, kung nandito rin kayo for Christmas time, don't forget to go to Odori Park para makita nyo ang kanilang exhibition during Christmas Day. Ayan o. Sayang. Kala namin construction. Meron palang something dito kahapon. Kasi yun nga, this is the best place to visit in Sapporo. Ito talaga yung parang main tourist attraction nila. Oy, saglit. Mamaya tayo mag-vlog kasi yung ice andulas na. This is what I'm saying, guys. Ito, nandito pala ang shopping area. Nandito ang H&M, nandito ang Zara, nandito ang Starbucks. So, win-win lahat sa amin ni Jello. Kasi, makakapag-Starbucks na siya. Let's go! Sounds like a good plan. Ako sa Zara, si Jello sa Starbucks. Very good. Check muna tayo. Sale, guys. Kita nyo. Naka-red tag. Okay, very good. Wala akong damage na naganap.
sa atin. Asa na kaya si Jello? So ayun, sale sa Zara. And ang advice ko nga sa inyo, guys, if pupunta kayo ng winter time, konti lang dalhin yung damit kasi masarap mag-shopping dahil winter sale sila. Ayun no, katapat ng Zara is Louis Vuitton. Ba winter sale si Jello, it's meant to be. Bibili siya ng kanyang hoodie. I think it's meant to be. Okay, go ahead. Check what you need. It's me. I'm the problem, it's me. Okay, we're getting a jacket. Kay Jello Black, sa akin syempre, pink. This is our fit today pala, guys. Ayan, ang kanyang... Ayan. Very good. Almost 500. Kaya? Buy one, take one. O, diba? Very good. Nadamay pa ako. Thank you, Jello Zoned. So, ito guys, ang price niya, 7,990. 40% off. So, in peso, parang nasa 2,000 pesos na lang in peso to. Sulit na yun, guys, kasi gap yan, matagal yan, nagwe-wear off. Yung kay Jello nga, from medium to large, nagagamit niya pa eh. Yes! And yung original price niya, guys, discounted. Very good. Okay, the damage has been done, guys. And if napansin nyo, hindi kami nag-ask ng paper bag kasi whenever you shop here, nag-ask sila if kailangan mo ng paper bag. It cost around 10 pesos. It cost around 20 yen. Mga 8 pesos. Hindi na kami kumukuha, guys, kasi when we shop in Osaka, di ba, ang daming paper bag. Tapos puro tinapon ko lang kasi nga, magdadagdag lang, ay, ano ba? Yun, tinapon lang siya kasi nga, idadagdag lang sa baggage yun. So, puro tapon. So, para kami nagtapon ng ilang yen nun, sayang naman. So, malaki naman bag ni Jello. Doon namin nilagay. And, naglagay rin kami ng, and, nagdala din kami ng IKEA bag, guys. Just in case, it's time to shop na ng marami talaga. Okay, walk na kami again. Ayun! O, diba? Gabi na. Hey. Bukas na ang mga lights. It's only 4:18 in the afternoon. Pero gabi na, guys. Oh man. Si Jello nakascore sa gap. Nung ilang araw niya nang sinecheck yun. If it's meant to be, it will be. So ayun, nadamay pa ako. Ako ang pinakapanalo dito. Nakalibre ko. Yahoo! Merry Christmas! Ay, tapos na pala. Ah, tapos na. Merry Christmas! Also pala guys, hindi na malamig. Ayan o, wala na gloves. Buti, hindi na nagga-gloves kasi hindi na mag-iiyak si Jello. Yehey! Nag-Starbucks na nga siya. So yon, guys, kahit may ice sa paligid, hindi ganun kalamig. Or it's because naka-gear tayo ng tama today. Yung sa Osaka kasi guys, sobrang lamig kasi ang lakas naman ng hangin doon. Dito wala. Tapos sayang, hindi namin naabutan yung snowfall sa next day pa yon when nasa Tokyo na tayo. So, sabihin, kailangan natin bumalik by February. Sana! Pero yun, careful muna tayo maglakad kasi ayan nga, natutunaw na yung snow at nagiging slippery na yung daan. Now, nawala tayo sa focus, no? Ang goal natin talaga is to go to Mizo Market. Pero tingnan natin kung may laman pa yun kasi gabi na nga. Pero yun, lakad muna tayo. Ito ang maganda, guys, kapag ka naka-DIY travel ka. If gusto mo mag-stop from one place to the other, pwede kasi walang pipigil sa'yo. Kung gusto mo mag-shopping on the side, naihihi ka, whatever, bahala ka sa buhay mo. Agree. Yon. Later. Saka may thrill. Kumbaga, hindi naka-plan yung stay mo sa country na pupuntahan mo. Yes. Although hindi mo mapuntahan lahat, pero yung pupuntahan mo naman, syempre, ni-research mo naman yun. So may thrill, di ba? Correct. Very flexible. Oops. Yes. Ay, saan ba tayo, Han? Decide. Okay. Oops. So, ay, ano ba? Nahilo na tayo. So, ayan, habang di namin mahanap ang daan, ang tip ko for the first time travelers, ayun, I know you wanna go to the tourist attractions, pero
make sure na wag niyo siksikin sa isang araw. Ganun kasi ako mag-travel dati, gigil na gigil ako. From 7 to 8, dapat nandito 9 to ganyan. Ang ending, hindi ko nakikita yung paligid kasi mas focus ako sa paghahabol ng oras. Di ko na-appreciate kung nasaan ako. So yun, nung natututo na ako mag-travel, basta alam ko lang na ganitong araw, nandito ako, anong mga gusto kong puntahan, anong gusto kong kainin, and the end of the day, di ang saya. Nakita ko yung daan, kanamuni-muni ko kung ano yung mga nandaan. So ganun guys, I encourage you to travel also if you can. Kasi ito yung mga memories na hindi mawawala sa atin. Okay, saka, ikaw. Live the moment, no? Living the moment. Okay. Yeah. Don't forget to live. Diba? Yes. Wala dito, living the moment, diba? Hindi siya naka-mask. Ay! Kasi... Hindi, meron ako immunity. Sorry. Immunity. Ah, okay, okay. Immunity, Living the moment talaga. Ayun guys, pero safe travels pa rin. Kasi you know, the V word is still there. The virus. Yan. The epitome. So, stay safe and travel safe, guys. And follow kayo ng rules sa culture ng pupuntahan yung country. So, ayun. Laters! Ayan, guys. Ginabi na tayo sa market. Tingnan natin if meron ba tayong makikita. Ayan, no, nakikita ko na sa across doon. Ang ganda, oh. Ang ganda. Very good talaga na narating namin to kahit very fast lang. At least, alam mo yun, dito ka na sa Japan eh. Sulitin mo na. Ayan. Marami pa rin naman bukas. Marami pang ilaw. Ito, pakita ko sa inyo yung kanal nila. Meron pala dito yung kanal din eh. Oo, pumunta-punta po tayo sa ano. Tinan nyo guys, oh. Ang linis, oh. Ang saya ko guys. Ito na naman tayo sa market. This is the Nijo Market of Sapporo. Ayan.